So next na tayo dito sa last printer na i-share ko sa inyo na napakaganda din. Kung talagang meron kayong budget talaga, ito yung 5290. Kung talagang meron kayong budget, ito naman talaga yung 4-in-1 na printer. So meron na siyang scan, print, photocopier, fax. At ang maganda dito, meron na siyang automatic document feeder. So ilalapag mo na lang yung document mo doon, automatic na siyang magsiserox or magpo-photocopy, mag-i-scan. At meron na rin tong wifi, ang pinakamaganda doon. At yun nga lang, hanggang 4 hour nga lang yung kaya niyang i-print din na borderless. So itong presyo nito ay 13,495. Meron din nga pala yung tropa natin na number 1 vlogger na napakamahal. May nag-comment sa atin, no? 18,000 daw niya binibenta yung ganito. So sa mga nag-avail dun sa number 1 printer na Boodle Vlogger, sinasabi ko sa inyo, hindi pa kayo nag-uumpisa. Lugi na agad yung business ninyo. Isipin nyo, 13,495 lang dito, tapos mabibili nyo ng 18,000. Hindi pa nagsisimula yung business nyo, lugi na. Nandito yung kanyang full specs, no? Tignan nyo na lang din sa website ng Epson. Yung mga nabanggit ko na printer, pwedeng-pwede siyang gamitan ng mga pigment ink, sublimation ink, dye ink. Halos same lang din naman nung specs neto dun sa 3210, pero ang kinagandahan lang nga neto, meron siyang long na photocopy at meron din siyang scan na long. Alam ko na nakapag-scan to ng long gamit yung automatic document feeder. So ito yung mga specs niya, printing technologies. Ito yung maximum resolution niya, same din nung Epson 3210, hindi kagaya nung Epson 121 na napakababa nung kanilang resolution, although kaya naman na yon pang syempre budget mills lang. So ito, check nyo na lang dito yung mga specs niya dito. So I will try to very quick lang sa ating video para hindi natin masyado mapahaba, kaya binibilisan natin. Nakikita nyo naman dito, at ang kinagandahan din nitong printer na to na 5290, kaya din niya mag-accommodate ng makakapal na GSM. So no need nyo nang itwix to, wala na kayong masyadong modification dito. Siguro yung borderless na lang ang mag karoon kayo ng mga modification dito. So move tayo, kung saan nga ba magandang bumili. So ako, dito lang talaga ako bumibili sa Lazada ng mga printer, kasi wala naman na tayong time na maglalabas pa. Pero pwede kayong magpunta sa mall at tandaan nyo lang kung magkano yung suggested retail price. Kagaya nga na itong Epson 5290, dito lang din kayo bumili, sa Lazada lang din, kasi maganda dito, may mga voucher eh. At trusted naman talaga yung mga store dito. Ito yung One Gadget, ito dito ako bumibili. 13,000, ayan o, 13,495 lang. Dun sa Boodle Vlogger, grabe, 18,000 na binibenta yung ganito. Hindi ka pa nagsisimula ng business mo, lugi ka na. O kung mapapansin nyo, meron siyang delivery fee. So dito naman sa Lazada, lagi naman meron mga voucher dito eh. 200 plus na voucher, 350. So maliless yan, maa-accommodate to ng voucher. At ang kinagandahan talaga sa Lazada, meron mga voucher na 1,000, no? Kaya dito talaga bumibili. So ang binili ko dati dito, yung 31110 at yung aking Epson 805. So dito na natin tatapusin yung ating vlog, itong ating topic. So medyo recap lang, kung budget mills ka, Epson 121, kasi hanggang dyan lang talaga yung kaya ng budget mo, pwede na yan pang simula. So kung medyo nakakapagbenta-benta ka na ng kahit papano, dito ka na, mag-move ka na ng 3210, dahil meron na tong scan at photocopier, 8,000. So kung medyo may budget ka talaga na kaya mo maglabas at magsimula ng malaki-laking budget, dito ka na sa 13,495, dahil meron tong automatic feeder. Hindi ka na mahihirapan mag-xerox, mag-scan, kasi ilalapag mo na lang doon yung papel. At meron na rin tong wifi. So ayun na, dito na natin tatapusin. Like, share, and subscribe. Medyo mahaba tong vlog natin na to, pero ayun lang, ayos lang yan. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, ha? Sige na, bye-bye.